self-defense na nangyari. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko, General. Ikaw lang maaaring pumatay kay Diego. Dahil na rin may galit ka sa pagkakasumbong niya sa'yo pag nanakaw mo ng cancer drug. Na hindi totoo! Ay, maganda talaga yung ginawa nila dun sa pharma eh. Magawa sila ng gamot sa cancer. Magkakaroon na ng gamot sa cancer? Di ko dapat to sinasabi nga sa'yo kasi confidential. Galing yun sa bio-engineered rabies virus. Baka naman nakakaawa yan, anak. Bakit mo naman kinaka si Charity? Hindi maganda ilagay niya sa quarantine eh. Narinig ni Josie na nag-uusap si Fernan. Sabi niya, gusto niya siya pumatay kay Charity dahil infected na daw. Kailangan mo na ako yung trend na yun. Wala ka na lulusutan dyan. Naniniguro lang ako, Mrs. Salvador. Hindi ka pa infected, mabangis ka na. Fernan, tigil mo yan. She's not infected at all! Stop that! Ginakuha mo dito, infected area to! Sir, nakawala sa lab si Bogart! Doktora, nakataka sa laboratorio yung isang infected. Kuya, usap-usapan na may nakawalang PharmaGuard na rabbit. Gusto ko lang masiguro na okay si Josh. Walang mangyayaring masama dun. Saan ka lang punta? Sinundan mo po si Daddy. Tapos po nakita ko po yung nakamaskara. Muntik niya na po akong makagat pero sanay po ako ni Kuya Josh. Salamat, Tok. Wala na kayo dapat ipag-alala. Kontrolado na ang sitwasyon. At isolation room na rin yung mag-inang nakagat ni Bogart. Napaimbisiga ako rin si Eduardo. Kailangan maayos ang lahat ng ito, General. Sana naman. Huwag niyo akong ikanta. Magyayari lang yun kung aaminin ko na totoo mga accusations nila. Pero wala akong balak gawin yun. Di kita ilalaglag. Exactly. Hindi sa magmukha akong bida sa mata ni Greg. Wala, mukha namang hindi yun yung nangyari. Sure ako, hindi niya nagustuhan na muntik na mapahamak yung anak niya. Eh, ang kulit naman kasi nung bata. Nagpasalamat naman ka mo, di ba? Oo, pero labas sa ilong yun. Lalo na yung charity na yun, yung thank you niya, hindi totoo yun. Kat, baka naman ikaw lang yung nag-iisip niyan. And besides, ikaw yung reason kung bakit siya dinala sa quarantine. Eh, sana nga natuluyan na lang. Kat, hindi magandang maghangad ng masama sa kapwa kahit pakaagaw mo siya sa puso ni Greg. Bakit naman kasi baliw na baliw si Greg sa babae niya? Tignan mo, isasakripisyon niya yung sarili niya para lang iligtas, para proteksyonan yung babaeng yun. Pamilya niya eh. Mahal niya. Kaya gagawin talaga ni Greg ang lahat para kay Charity. At mahal ko din si Greg. At gagawin ko lahat para sa kanya. Makikita niya lang yun kapag wala si Charity. Alam mo, Kat, grabe na yan. Too much love can choke you, too much love can blind you, and too much love can make you fat. Kaya sana huwag kang mahibang dyan sa pagmamahal na yan. Ibahin mo na yung priorities mo. Okay? Si Greg pa rin ang priority ko. Pati si Pia na-infect na rin? Yes. Nakagat siya na isang test subject na infected na. Ayan. 4 days na mula lang nakagat ni Bogart ang mag-inang ito. Grabe nga, doktora eh. Lahat ng sintomas, nakalabas na lahat. That means it's escalating fast. Hindi ba sila makakawala sa restraints na yan? Oo nga, parang kayang-kaya nilang makakawala. Siguraduhin na hindi makawala sa mga pagka-restraint ang mga yan. Yes, Doc. Malakas ang mga infected. Ganyan nakawala ang nanay mo, Greg. Ano yung umuungol? Meron pa bang ibang infected dito? Yes, Doktora. Kulang na ho kasi tayo sa mga bed. Dumarami na po kasi ang nag-positive sa NVD. Pinagsama-sama na ho muna namin yung iba doon sa abandoned building. Pero wag po kayo mag-alala. Based po sa observations namin, hindi po nangangagat ang infected ng kapwa-infected. Pero paano kung lahat sila makawala? Humingi na po kami ng assistance sa mga sundalo natin. Palagi naman po silang nakabantay. Just make sure. Sige po. Go ahead. Alis na ako. Kinikilabutan ako dito eh. Greg, feeling ko hindi na tayo safe sa lugar na to. Well, you know, at least hindi airborne yung virus. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw ang incubation period ng MVD. Minsan mabagal, minsan mabilis. Katulad na lang ho nung kayaya, Test Doc. Pero patsin niyo ho ba, parang mabilis
mag-manifest yung mga symptoms ng virus kapag mas malapit sa utak mong kagat. Ganon din ang tingin ko. At kaya hindi kinakagat ang kapwa infected kasi naghahanap ang virus ng healthy host. Actually, yeah, Doktora. That's the most plausible explanation. Still, we have to control it. Dumadami na yung infected sa isolation room. Pati na rin sa abandoned building, Doktora. They're getting rampant. Hindi lang dito. Pati sa labas. Nag-meeting ang board kanina at may report na nagkalat ang mga infected. Gustong-gusto ko nang makahanap ng cure para matapos na ang lahat ng ito. Sinisisi ko si Eduardo at gustong makulong. Pero ako ang may malaking kasalanan dahil sa akin nagmula ang gamot. Hey, Doktora, you can't say that that's not true. Look, I know what's in your heart, Doc. I've seen you work. You're so passionate at ginawaan mo nang naman lahat yun para matulungan yung may mga cancer eh. Malay ba natin na ganito yung mangyayari? What if hindi ako makagawa ng cure? Doktora, don't even consider it. Okay? Ano? Kapit lang tayo, Dok. Kapit lang. Makakahanap din tayo ng lunas. Are you sure may order si Doktora Lazaro na ilipat sa laba mga yan? Yes, Doc. Para mas mapag-aralan nilang mabuti ang cure sa MVD. Sedated ang dalawang ito, kaya bilisan niyong pag-transfer kasi mabilis wala ang epekto. Yes, Doc. Wag! Baka nakabaril ka! Bags pala na prinipare ko, dalhin nyo na lang kapag nagkagulo, ha? Okay. Puro mga survival kit yung sa loob. Sige. Bakit? Hope, anak? Bakit? Ba't takot ng takot ka, anak? Ha? Ang sama po ng dream ko. May monster. Nakakatakot po siya. Inahabol niya po ako, pero nagtago po ako. May nakita po siyang ibang tao. Tapos po, pinatay po siya ng monster. Greg, ano yun? Kulam, ito lang, i-check ko. Panaginip lang yun. Okay? Wala yun. Hindi totoo yun. Nakakatakot, Mami. Huwag ka nang matakot, anak. Andito ako. Andito ang daddy mo. Ha? Huwag ka nang matakot. Miss, miss. Ano nangyayari? Mga nakawala pong infected. Pero sabi ho nila na barilet na patay na.
buti sumugot ka. Noong isang araw pa ako tumatawag sa'yo eh. Malala lang ang sitwasyon dito sa Tent City. Sobrang dami ng mga infected. Eh kanina nga lang kumuntik na ako nakagat eh. Hindi na ako makakatagal dito. Dahil hindi lang naman yung mga infected ang mga kailangan ko takasan. Pati yung kaso ko. Eh sinusundan na nga ako ng mga sundalo rito eh. Oras na makakuha sila ng ebidensya laban sa akin. I'm sure idididid ako dito. Anong plano mo? Kailangan ko umalis dito eh. Kaya hindi naman sila papayag na basta-basta umalis ako dito dahil sa kaso ko. Nga pala, alam ko may connection ka sa presidente. Kailangan ko siya kausapin paglabas ko rito. Ko po, palala na po ng palala mga nangyayari sa labas. Hindi na po namin alam kung saan pa yung ligtas na lugar. Sana po ay malagpasan namin lahat ng ito. At sana po makahanap na kami ng lunas ng MVD. At sana po, Papa Jesus, huwag na po kami magkahiwa-hiwalay ulit ni Mommy at Daddy. Amen. Bayan niyo saan itong lakad ko, tsaka at ng mga sundalong kasama ko po. Pinunta niyo po si Greg at sana po ay makauwi siya ng ligtas. Hihintayin po namin si Daddy, Papa Jesus. Mantayin niyo po siya sa labas, ha? Jesus name? Amen. Amen. Kasi kailangan mo sumama doon. Ayan, may research assignment na pinapasilasakan si doktora sa labas eh. Importante yun. Marami namang iba dyan eh. Bakit ikaw pa? Ako lang mapagkakatiwala ni doktora pagdating sa mga ganitong klaseng bagay. Tsaka isa pa gusto-gusto ko na rin mahanap yung lunas eh. Para matapos na lang magaguluhan ito. Hindi lang para sa ibang tawahan, pero para sa inyong dalawa niyo. Ayan, para sa atin. Namimiss ko yung dati natin kasi buhay, yung simple lang, yung tahimik. Malaya tayong nakakagalaw sa labas, hindi. Yung normal pa yung lahat. Ha? Kaya lahat ng naisip kong paraan para makatulong ako lahat, gagawin ko. Huwag kang mag-alala, maraming sundalo. Marami yung kasama sundalo, safe. Safe yung lakad ko, ha? Promise. Hmm? Basta mag-iingat ka, delikado to. Lagi. Tsaka kayong dalawa rin, mag-iingat kayo, huwag kayong maghiwalay. Ha? Ay, kahit na anong mangyari, nabalik ako agad kaya ikaw, laga mo mama mo, ha? Dapat brave ka, anak. Opo, Daddy. Mag-iingat din po kayo, ha? Babalik po kayo agad. Pangako, anak. Babalik ako agad. Tsaka magpapakatatag si Daddy para sa inyong dalawa. Promise. Mga boss, saan po ako pwedeng pumunta na? Ako yung pinapadala ni Dr. Lazaro dun sa kabilang kampo eh. Para mag-survey daw ng headcount ng mga infected dun. Kaya ba si Gregory Salvador?
Ako nga. Nihintay kayo sa truck. Baka maubusan kami ng gas. Kailagyan mo na yan. Sige, sandali lang ha. Saan na kayo mula yun? Paabutin tayo ng gabi niyan ha. Nahantay lang si Salvador. Tapos alas na rin tayo. Yo, ayan na pala sila. Tara na, sakin na. Mami, okay lang po ba kayo? Oo naman. Para po kasi kayong kinakabahan eh. Hindi naman. Nag-aalala lang ako sa daddy mo. Pero babalik din yun. Gift ko po sa'yo. Ano to? Thank you, anak. Kalimutan ko, birthday ko pala. Di bale, pagkadating ng daddy mo dito, magsiselebrate tayo. Sana makahanap na ng cure sa MVD para matapos na ang gulong ito. Oo nga eh. Ito ka na makasama ang pamilya ko sa probinsya. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanila eh. Para lang. Hal? Nasaan ka na ba? Andiyan ako sa labas. Labas pa sa labas. Labas? Ayun! Ikaw talaga! Happy birthday, hon. Thank you, hon. Alam mo, taon-taon mo na lang ako sinusurprise kahit na sa pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon, hindi mo pa rin ako nakakalimutan pa sa ehem. Pasensya ka na, hon, ha? Pangako ko sa'yo, mas tatatagan ko pa sarili ko, hon. Sa lahat ng mapagsubok na darating sa buhay natin, hon, mas tatatagan ko pa. Kahit ano pang pagsubok yan, kakapit pa rin ako sa'yo. Hindi tayo maghihiwalay. Boss, pasensya ko. Para kay Mrs. kasi, nahilig sa bulaklak yun eh. Birthday niya ngayon. Okay, tara na ko. Sige. Anong ginagawa mo dito? Medical staff ka ba dito? Parang awa niya, napakawalan niyo na yung anak ko. Nasilip ko po yung anak ko, sir. Nakatali siya parang hayop. Kung ano man ang nangyari sa kanila, dapat hindi sila tinatali at kinukulong. Tao pa rin yung anak ko, sir. At yung mga taong nasa loob na yan, pakawalan niyo na sila, sir. Parang awa niyo na. Gusto mo makagat dito? Pag nagpumilit ka pa, kukulong ka namin.
Labas! Labas! Kuya! Nakaka... Magkakasama na tayo, ha? Sige. Sige na, anak. Tumakas ka na. Hindi kayo dapat ginaganito. Sige. Tumakas ka na. Oh,
Chari! Hope! Chari! Na, Greg. Bago pa tayo kuyugin ng mga nakarinig ng putok. Yung maganda ko, balikan muna natin, please. Katrina, ikaw ba yan? Magkanya-kanya na tayo. Kung sino ka na, tulungan mo ako!